Hello again, mga lalabs! Welcome back! And I hope you are still well. So, naisip ko, i-share sa inyo ano yung mga ginagawa ko na preparation bago mag-umpisa ang klase. Okay, so gumawa ako ng short clip video kung ano ang ginagawa ko early in the morning, paano ko nire-ready yung classroom, and usually, ano yung dapat mong i-prepare na teaching materials and mga visual aids. So, ginawan ko yun ng video or clip para magkaroon kayo ng idea paano mag-start in a day. Okay, so let's watch this video clip. But again, iba-iba yung style bawat school. At depende kung anong order sa'yo ng English tanto or homeroom teacher. Basta this one is, ito yung ginagawa ko based on my case. So, before that, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click that notification bell so that you would be updated on my other vlogs. Okay, so let's watch this. Hello everyone! Good morning! Siyempre una, i-arrange muna natin ang mga chairs. Siyempre, kailangan may social distancing, pero wag mo masyadong i-perfect. Maya-maya lang, magdidikit-dikit din yung mga estudyante natin. Next, after nating ma-prepare ang mga chairs, i-prepare naman natin ang ating digital TV. Siyempre, i-connect natin yan sa ating laptop. Kung bago ka pa lang at hindi ka pa marunong mag-connect, don't worry kasi tuturuan ka naman ng homeroom teacher or ng English tanto or ng T1 na naka-assign sa school na pagtuturuan mo. Ang importante lang ay sabihin mo sa kanila na hindi ka pa marunong at kailangan mo pang magpaturo. Huwag kang mahihiya na magsabi sa mga hindi mo alam o mga hindi ka sigurado. Mas mabuti na yung magpaturo ka kesa magkamali ka sa mga gagawin mo. Remember, yung isa sa ating mga magic rule, always be humble. Next, ilagay na natin yung ating mga teaching materials, kasama na dyan yung mga visual aids na gagamitin natin for the day. Usually, pag gumagamit ng digital TV, pinapaklose nila yung window curtains kasi masyadong well-lighted yung room.
So nasisilaw sila, hindi nila makita yung pinapalabas sa digital TV. And since it's pandemic, order ng Board of Education ng Joso City na i-open ang windows whenever may classes inside the classroom para mag-circulate yung fresh air. Then, nire-ready ko na rin yung mga name tags ng mga estudyante para pagpasok nila ng classroom, pick na lang nila yung kani-kanilang mga name tags. So, mas mabilis, nakakatipid ng oras, hindi masasayang yung ilang minutes sa pagkuha lang ng mga name tags nila. So this is how I prepare the English room. Every day, 10 minutes before time, I go upstairs because the English room is located at the third floor. So umakyat na ako agad para ma-ready ko siya, mailagay ko na lahat ng mga teaching materials, ma-prepare ko na rin lahat ng mga gagamitin so that pagpasok nila ng classroom, immediately we can start the class para wala masyadong masayang na oras. At mas marami silang matutunan kasi alam naman natin na usually sa lower grades, once a week lang ang English class. Grades 5 and 6 lang ang nagkaklase ng 2 times a week. So mas marami silang matututunan, mas better kasi mamamaximize natin yung English time. And of course, after every classes, don't forget to turn off the lights and the AC. That is one of your responsibilities as an ALT. So that's it. Yan ang ginagawa ko araw-araw. First thing in the morning, and then yung last, pag natapos na yung mga klase, so, binabalik ko siya sa dati. Asa yun ang order ng English coordinator ng school na yon kung saan ako nagtuturo. Sa isang school, hindi ako nagpre-prepare ng ganon kasi meron akong English tanto. So, siya ang nagpre-prepare. Ako talaga assist na lang during classes. So, mas relax ako dun sa isang school. So, yung example na yon na nakita nyo kung paano ko pre-prepare ang classroom for classes, depende yon sa order ng English tanto or homeroom teacher or English coordinator ng particular school kung saan kayo ma-assign. So, pinakita ko lang yon para magkaroon kayo ng idea or magawa ninyo yung initiative kung ano yung mga pwede nyong gawin. No? Pagka nasa school na kayo, nagtuturo. Kasi minsan, mas maganda rin yung meron kang initiative na may mga schools kasi na binibigyan ka ng freedom, pinapabayaan ka kung ano yung mga gagawin mo as an ALT. So, maganda rin yung mga initiative ka na ganun para good points din yon sa school kung saan ka nagtuturo. And nabanggit ko doon sa clip na yon na pag hindi ka marunong, syempre pag bago ka pa lang na ALT, hindi ka pa marunong kung paano mag-connect ng kanilang mga teaching materials, especially digital TV and your laptop. So, huwag kang mahihiya na magsabi na hindi ka marunong and kailangan mo magpaturo. Kasi very common sa kanila yon. Ang mga Japanese, hindi sila nahihiya na magsabi na hindi nila alam. So, okay lang for us ALT na sabihin natin right then and there na hindi ka pa marunong and need ka pa nilang turuan or i-train on how to handle yung mga teaching materials na ganun. So for this particular video, dahil marami na akong mga tips na na-share doon sa clip, dadagdagan ko na lang yon ng ilang mga tips. Okay, number one na tip na pwede ko pang idagdag, be observant.
Okay, mag-observe ka muna, lalo na pag baguhan ka pa lang doon sa school kung saan ka nagtuturo. Observe ka muna kung ano yung mga protocols nila sa school. Halimbawa, sasabihin sa'yo na ganito, ganyan. So, observe ka muna. Huwag ka munang mag-make move. Not unless sinabi na sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi baka mamaya, sa ibang school, okay, pero sa kanila, hindi. So, may mga ganon. Hindi pare-pareho ang pamalakad ng bawat school. So, be observant. May mga schools na lenient, medyo mababait. May mga schools naman na very strict. So, be observant. Next, another tip na pwede kong ibigay. Be a follower. Always follow yung mga guidelines na ini-implement ng company nyo and ng school. Napaka-importante yon sa kanila. Mahalaga yon na nakasunod ka sa guidelines. Okay? So, be observant and always follow the rules. So, mas maganda kung relax muna. Observe ka muna and strictly follow the guidelines muna. Kasi habang tumatagal ka sa school na yon, nakakapanatagang loob mo yung mga co-teachers mo and the administration, mas makakagalaw ka na ng maluwag. Okay? So, just wait. Patiently wait for the right time. So, that is all for this vlog. And sana may mga ideas ka ulit na nakuha. And I wish you well. So, if you are new to my channel, please do subscribe and click that notification bell. And I'll see you on my next vlog. God bless!